ng mukha mo, hindi magmintis itong sampal ko. Leche ka. Mga kababayan, nakita naman ninyo yung deliveries, yung dumating ng bakuna. It was not intermittent, but it was with regularity na dumadating yung mga bakuna. And it needed the presence of either Secretary Anio, Secretary Galvez Bensdison, and Secretary Duque. Kaya nung hindi naman ako nagalit, but I was complaining about the disrespect of officials of a separate Congress na para bang they treated my cabinet members na yung parang resource person nila kung saan-saan nila nakbuka. Alam mo, makita mo naman ang deliveries ng bakuna sa airport. Kailangan nandoon sila to verify, validate, and to make sure that what was agreed upon, diniliver talaga ng tama. Yun ang ano ko. Kasi pinapatawag nila itong apat minsan sa umaga o sa hapon, pero hindi naman nila tinatawag to testify. And it happened several times. Ako na po ang hindi naman naawa, but it's our duty really to obey the processes of Congress also. It's given. Wala akong ano dyan. Admittedly, they have the power to summon, and if you do not obey the summons, you can be cited in contempt sa Congress. Walang question yan. Pero ilang beses na tinawag itong aking mga official, kailangan pa siya pumunta ng airport, tapos they are being detained doon sa Congress without a clear path of how to proceed on when will they be called to testify. Kung akin ang habol ko lang doon, not treat us and the cabinet members with respect also. Kung in the future, kung tawagin ninyo, set a date and time and tawagin ninyo sa panahon na yan at the appointed space dyan sa... Huwag ninyong paupuin dyan kasi maraming trabaho yan. COVID pa noon hanggang ngayon. Tapos ganun na lang ang tratamento ninyo. At kung parang pasigaw na ang tanong ninyo sa mga, you know, they are also officials just like you. Walang sabi na appointed kayo, appointed lang sila kasi kayo elected. That's bullshit. They are there because that is provided for in the Constitution, and you have to have a secretary for each department. Hindi naman yan na mamimili ka lang ng kung sino-sino dyan ilagay mo. Do not place so much importance dyan sa position mo just because you are a senator. Ito si Gordon talagang lumaki ang ulo. He treats other people like inferior sa kanya. You know, gawain mo yan sa iba, wag sa akin. Putang ina mo. Talagang, I will see to it that you'll have your juice coming. Bastos ka eh. Bastos ka na tao, Gordon, bastos ka. At kung hindi mag-agree ang mga senators dyan, ewan ko kung anong tingin ninyo sa karakter ng tao. How do you assess a person's
deportment in public. Bastos. Magsigaw-sigaw kang kapareho mo. Hindi, you are no higher than the cabinet. Tabla-tabla lang tayo dito. Trabahan tayo sa gobyerno. Bakit ka ganun? Bumubula pa yung baba mo na yung sa formalin. Sabi ko, durugin mo yan. Eh, wala ka nakita sa investigasyon. Cleared by kuwa, nagalit ka. Tapos kalkal ka ng kalkal. Kasi kikilala ko yung mga negosyante. Gago ka, kasalanan ko ba yung mga tao dito kung sinong magpunta sa akin magpakilala. At hindi naman yung residente na yan dito. Been in Davao for 22 na nga. So, kilala ko yan. Kaya kita mo transaction, malinis. Wala kang mga nakita. Walang overprice. Walang ghost deliveries. Wala kang nakita. Gusto mo kalkalin lahat. Hanggang dumating ka doon sa taxes. Walang bayad. Eh, di patayin mo. Dapat sunugin mo yan sila. Pero huwag yung mga cabinet members na ganoon ang tratamento ninyo. Kaya ako, napilitan maggawa ng memorandum. Bahala na Supreme Court dyan. Hindi ako papayag na ano, or whatever is the outcome of that case, at least magkaroon tayo ng ano dito na we should treat each other with respect. Do not shout at the fellow workers of government, lalo na mga cabinet members. Kasi tinuloy mo yung gano'n, ah, magkagulo talaga tayo. At sinabi ko sa kanila, stand up and tell them that you're leaving. If you are arrested, I will go there and get you. Ayaw ninyo, aligulo. Yung mga sabi ninyo, I'm threatening. You are the one threatening the entire program of government. Anong threatening? Kayo lang ba marunong magsigaw-sigaw sa tao? Eh kung sabihin ko sa inyo yung putang ina ka, sige daw, anong sagot mo? Saan mo gustong makita tayo? Kalaki-laki. We go now to Secretary Anyo sa update sa granular lockdown.